nagsisimula pa lang po ang gabi natin. Ang taas ng talo po, kuya! Good evening, everyone! Mabing gabi po! Yee-hee! I am so, so happy to see each one of you tonight. Hello, baby! Thank you po. Thank you very much for being here. This concert is my is for my 15th anniversary celebration. Ginawa po namin ito last April last year, no? April 2017, 15th anniversary in show business. At kailan ba yung the last time we were here? 2014. Parang kailan lang ho yun? For one show, perfect 10. For my 10th year anniversary, grabe po, no? 5 years. Ang lumipas, 6 years. Ah! Maraming salamat po for bringing my concert here in Qatar. Thank you once again for the opportunity to bring joy sa ating pong mga kababayan dito sa Qatar. Yay! Thank you! 15 years! Magsi-16 years na po! Yung balat natin, sumi 16 years na rin. Oo. Apat na taon na lang. Dalawang dekada na po, patay tayo dyan. Pero alam niyo, hindi pa counted doon sa 15 years na yun nung ako po'y maliit na bata na nagsimula na abutin ang aking pangarap ng aking pamilya na expect ni Katiting na ako po ang mananalo. At dun si Mark eh, si Mark Bautista. Kala ko siya yung mananalo. So that song, To Love You More, became my winning piece. And it also was my first radio hit. Pag sinabing To Love You More, uy, Sarah Hieronimo yun ah. Oh naman. And then, eto na po mga kaibigan! Artista na po ako finally! People started calling me the Princess! Sunod-sunod na po. Ito na mga taga-punas na po ng pawis ko. Tapos, mga TV guestings, pictorials. Ayan. Tapos, mga recordings. Ganon. Tapos, mga mall shows, mga concert dito sa Qatar. Oh. And of course, lights, camera, action! Oh, movies! Movies ulit! Hindi na lang po ako supporting role. Napakaswerte ko po dahil I got to be paired with the best leading man in Laida the Magtalas. Industry. Patulad na lamang po ni John Boy Cruz. Akalaan mo ba naman magiging leading man ko si John Boy? Pag sinabi mo, John Boy, bayan eh. Tapos John Boy, Sarah. Eh di wow, di ba? And then after ni John Doig, ito na po pinakamalupit. Papa P! Boyfriend ko po si Papa P sa The Breakup Playlist. Ay. And then after ni Papa P, Coco Martin naman! Di ba? Parang mga boyfriend ko eh, no?
dahil ako po naging boyfriend sa showbiz eh. And then, after ni Coco, si Gerald naman! And then after ni Gerald, nagbalik-tambalan po kami ni Lloydies sa Finally Found Someone. What? Yon. Sana hindi yun ang huli na pinigulan namin ni Lloydie. But before all of them, ang aking talagang pinakaunang ka-love team ay siyempre si Mark Bautista. Ah, mamaya po, malapit na po siyang lumabas sa stage. Alright! Back then, ang naging training ko po. So ngayon pong 30 na ako, aba eh, naging coach pa po ako sa The Voice, so dapat lang, no? I have to have my own style. Nakakahiya naman. Diba? Kuya Nico, pakita nga natin. Nanonood, na-crush ko by the way. Distract po ako. So, pa-exit po akong sumasayaw. So, mabuti na lang po, kasi noong mga panahon po na yun eh, talagang medyo awkward stage, tingting na tingting po ako. Problema ko noon, natingting na tingting ako. Ngayon, problema ko kung paano ako maging tingting. Yung mga hita ko, paano magiging tingting ulit? Wala na ho. Lumipas na po ang panahon. Ayan. So, nung ako po yung nag-star for a night, bah, date po ang tawa niyo. Ako po ba yung pinagtawanan niya? Yung joke ko, ah. By the way, that's not a joke. Okay. So, nung nag-star for a night po ako, meron kami mga, parang in a way, personality development. Kasi, meron kaming mga parang teacher. Thank you.
Part of the show, you know, seriously, I am such a big fan of Miss Sarah G. Some of you may or may not know na nagsimula ako sa isang singing competition that she hosted years back. It was called Little Big Star. I was 12 years old, and I'm glad to be doing this in this tour with her. Having said that, mahal na mahal ko kayong lahat. Sorry po, hindi ko magpunta sa meet and greet. Wala po akong boses. Kasakit ako. Pero ano, wala na yung lagnat ko kaya. Let's go! You know the song you wanna sing with me? Okay! Game! Ready? Thank you.
7.